Ilang linggo ng balisa, si Rosa. May lagim kasing gumagapang sa kanilang lugar. Sa loob lamang ng 3-7 na ang namamatay. Mas tamang sabihin, pinapatay. At lingid sa marami, parang siya ang may palatandaan kung kailan sasalakay ang hindi pa nakikilalang salarin. Makaririnig siya ng alulong ng mga aso. Pagkuway, gagapang ang kilabot sa buo niyang katawan. At kinabukasan, isang balita ang sasalubong sa kanya. May patay na naman. Ha? Oo, Rosa. Meron na namang natagpuan sa tabing ilog na isang bangkay. Ah, ano raw ho ang ikinamatay? Parang namatay sa takot. Dilat na dilat ang mga mata na tanda ng matinding sindak kung ano ang nakita. At dinig ko, may bakas raw ng sakal. Sinakal, hindi binikti o anuman, may marka raw sa leeg yung biktima. Gustong gusto nang sabihin ni Rosa na di na siya nagugulat sa balita. May premonition na siya sa mga lagim na nagkaganap. Tama lang ang ginagawa niyong mag-asawa na lagi kayong nakapermi sa loob ng bahay niyo. Sabi pa ni Kaed, delikado kung lalabas pa kayo sa gabi, lalo na't baguhan kayo rito. Kasi nga ho, ang trabaho ng asawa ko'y sa bahay lang, katwiran ni Rosa. Ipinadadala lang ho niya ang mga kwentong nakasulat niya sa pamamagitan ng email sa publication. Sakalang ho, nagpupunta sa opisina ng publication si Lino, pagkukuha na ng tsyeke. Kainam ano, maganda ang trabaho niyang asawa mo. Kumikita kahit nasa bahay lang. Hindi na lang niya sinabing hindi na kagaya noong una ang laki ng kita ng kanyang asawa. Eh, maibalik ko lang ho roon sa napatay na naman. Nasaan na raw ho ang bangkay? Dinala muna ng mga pulis o autopsihin para masiguro ang dahilan ng kamatayan. Eh, yun ho bang mga nauna? May naresolban ho ba ang mga pulis? Wala pa. Wala pang makuhang lead ang mga nag-iimbestiga. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Kaed. Pasado 11 naman ng umaga. Nagising si Lino. May mga deadline at nagpuyat ito kagabi sa pagsusulat. Higit na produktibo si Lino kapag gabi nagtatrabaho. Magkakape ka? Tanong niya rito. Sige nga, please. Kabisado na niya ang timpla ng kape na gusto ng asawa. Matapang at halos walang asukal. Nakapag-mumug na ito at naghilamos na si Lino nang iabot dito. Ni Rosa, ang baso ng kape. May pinatay na naman daw kagabi. Pagbabalita niya. Na naman? Oo nga eh. Mukhang hindi maganda rito sa lugar na to na nalipatan natin. Magtatatlong buwan pa lamang silang mag-asawa sa nayong iyon. Parang nainis si Lino sa sinabi ni Rosa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Walang malas-malas sa lugar. Nasa tao lang yun. Kasi nga, shut up. Asik nito at tatahimik na lamang si Rosa. Natutunan na niyang pagtiisan at
pagpasensyahan ang ugali iyon ng asawa. Niisip na lamang niya na isa siguro iyon sa mood ng mga writer na gaya nito. Malambing at mabait pero madaling mag-init ang ulo at bossy. Dahil hindi siya pwedeng kontrahin ang sinasabi. O sige na, ikaw na ang tama. Naisagot na lamang niya rito. Talagang ako ang tama. Tayo ba ang dinadatnan ng disgrasya? Hindi naman ah. Oo na nga eh. May sinabi ba ako? At di na rin iimik si Lino. Tatanaw na lamang ito sa labas ng bintana. Habang humihigop ng kape, iniisip ni Rosa na nag-iisip na naman siguro ng plot. Habang naglulutoy, napapailing na lamang siya sa sarili. Masarap na mahirap maging asawa ng isang manunulat. Nabili nila mag-asawa ang bungalo na iyon mula sa isang mag-anak na ng ibang bayan. Nasa isang bayan sa laylayan ng Maynila at nasa isang nayo kakilala ng isang kaibigan ni Rosa, ang dating may-ari. Bukod sa bungalo, kasamang ipinagbili ang may 600 metro kwadrado pang lote sa likod ng bahay. Nagustuhan iyon ni Lino na makita. Pwede raw itong gawing taniman ng mga gulay. Sa oras ng pagpapahinga, pagkatapos magsulat, kapaki-pakinabang daw na libangan ang pagtatanim ng mga halaman at gulay. At iyon nga, nabili nila iyon. Pero kung kailan, malapit na silang lumipat. Saka naman nasira ang computer ni Lino nang dalhin nila sa technician. Ipinayo nito sa kanila na mas mabuti pa raw na bumili na lamang ng bago. Ngunit halos nasaid na ang pera nila. Kakabili ng mga kailangan at dahil kakabili lang nila ng bahay. Kung gusto nyo, may iaalok ako na computer sa inyo. Bili ko lang din ho sa dating may-ari. Pero maganda pa. Bibigyan ko na lang ho kayo ng monitor. Isang bagong monitor. Mas makakatipid sila ng malaki, halos kalahati kung bibili sila ng second hand. Isa pa, binigyan naman sila ng technician ng warranty. Sakali raw na masira, sa loob ng isang taon, gagawin niya ito ng libre. Ang computer na yun ang daladala nila ng maglipat sa lahat nilang kasangkapan sa bahay. Iyon ang pinakang mahalaga dahil iyon ang source of income ng kanilang pamilya. Iyon ang gamit ni Lino sa pagsusulat. Nang ibaba iyon mula sa inarkilan nilang truck nang sila'y maglipat. Iyon lang ang tanging binuhat ni Lino. Ipinaubayan nila ang pagbubuhat ng lahat ng mga kasangkapan sa mga pahinante ng lipat bahay. Sa mga naunang araw, libang na libang sila na mag-asawa sa pag-aayos at pagtatanim-tanim sa loob ng malawak na bakuran. Sarap ng hangin dito, sariwa. At pag namunga na ang mga tanim nating gulay, fresh na ang kakainin natin. Masiglang boses ni Lino nang magsimulang magtutulog si Lino sa araw. Alam ni Rosa na tututok na naman ito sa pagsusulat. Parati itong nagbabasa kung araw. Aantukin at matutulog. Wala nang oras sa pagkain. Mga palatandaan iyon. At iyon nga, nagsimula na itong magsulat. Ayos ba yung bagong nabili mong computer? Tanong niya nang unang gabi nagpuyat si Lino.
Pasado alas 6 ng umaga ito nang lumabas sa isang silid na ginawa nitong study room. Okay naman. Inihanda niya ang almusal nito. Hoy, alam mo ba? Kanina lang ay kausap ko si Kaed. May natagpuan na naman daw patay malapit dito. San daw? Natatandaan mo yung malaking puno na sampalok. Malapit sa may kiskisan ng palay sa duluhan? Tumango ito. Ayun, doon daw nakita yung pinatay. Sinaksak daw. Parang walang anuman kay Lino ang balita. Tahimik itong humihigop ng kape. Kaya pala may mga umaalulong na aso kagabi. Dugtong pa ni Rosa. Yun pala may mamamatay. Hininig mo ba yun? Wala, wala akong narinig. Tugon ito. Nako, ganyan ka naman eh. Basta, nagsusulat ka. Wala kang narinig. Para kang wala kang nakikita. Pag dinadalhan kita ng kape, habang nagsusulat ka, ni hindi mo malang ako tinatapunan ng tingin. Ngumiti lang ito. Saka, alam mo, nang umalulong ang mga aso, ginapangan ako ng kakaibang kilabot. Pakiramdam ko nga, parang naririto lang sa malapit ang ano. Basta, ewan, hindi pa lang siguro ako sanay dito sa bagong lipat natin na bahay. Pag hindi kita katabi sa pagtulog, pakiramdam ko'y parang hindi ako safe. Guni-guni mo lang yun. Namamahi ka lang siguro. Naulit ang pagpatay. Tatlong gabing nakaraan ng unang pamamaslang. Pagkuway, nasundan pa. At nasundan pa. Isa pa. At isa pa. At sa bawat pamamaslang, nagtataka si Rosa kung bakit parating siya ang nakakaramdam ng kakaibang kilabot. Hindi maalis sa kanya ang kiramdam na parang malapit lang sa kanya ang kriminal. Parang nasa paligid lang. Nagtanong-tanong siya tungkol sa nabili nilang bahay. Wala naman. Sa katunayan daw, bago pa rin ang bungalong iyon, bigla lang nakatagpo ng swerte sa ibang bayan ang dating may-ari. Kaya mabilisang ipinagbili ang bahay at lupa. Isang umaga, nagsisigaw sa takot si Rosa na patakbong palabas si Lino. Bakit? Lino, tingnan mo ang mga kamay ko. Nakukulapol iyon ng dugo. San ang galing yan? Takang tanong ni Lino, itinuro ni Rosa kung saan. Sa pinto, may sariling dugo sa doorknob. Paano nagkaroon ng dugo riyan? Ipinagbigay alam ni Rosa sa punong barangay ang pangyayari. Na-report naman ito sa mga pulis. Nang masuri, natuklasan dugo nga ito ng tao ang nakita sa doorknob ng pinto. At katipo iyon ng dugo ng pinakahuling biktima ng pamamaslang. Napayapa ang kalooban nilang mag-asawa sa teorya ng mga pulis. Posible raw na tinangka ng killer na pumasok sa bahay nila pagkatapos nitong gawin ang krimen. Pero hindi nakapasok dahil nakakandado ang pinto. Pinayuhan ang lahat ng mga residente na doblihin ang pag-iingat. Huwag na huwag kalilimutang mag-lock ng pinto at mga bintana. Kung gabi, nakarinig na naman si Rosa ng mga alulong ng aso. Ginapangan na naman siya ng kilagbot sa buong katawan. Busy si Lino sa pagsusulat
sa kabilang silid. Kung narito lang sana ang asaway, yayakap siya rito ng mahigpit. Hindi nakatiis si Rosa. Mangon siya at tinungo ang kwartong pinagsusulatan ni Lino. Ngunit nang buksan niya ang pinto ng silid, halos manigas ang kanyang panga sa sindak. Hindi nag-iisa si Lino. Hindi nag-iisa sa loob ng kwarto. May dalawa itong kasama. Isang lalaki at isang babae na tila mag-asawa. Nakaputing Amerikana ang lalaki at nakaputing damit naman ang babae. Alam ni Rosa na di normal ang sitwasyong iyon. Tila sa bangkay ang mukha ng dalawa at may matinding galit na nakikita sa mata ng mga ito. Sino kayo? Rosa, umalis ka na rito. Tumakbo ka na. Sigaw ni Lino. Tumakas ka na bago pa ako saniban ng isa sa kanila. Lino? Oo, Rosa. Ako ang kriminal. Pero hindi ko gusto ang ginagawa ko. Silang dalawa. Ang kaluluwa nila ang sumasanib sa akin. At naguutos na pumatay ako. Napaiyak si Rosa. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Rosa. Tumakas ka na at tawag ka ng tulong bago uli ako makapambiktima. Bilisan mo. Nakatakbo si Rosa. Nakahingi ng tulong na magbalik siya. Kasama na ang punong barangay at mga pulis na salubong nila si Lino na kalalabas lang ng bahay. Tila iba ang anyo nito. Nanlilisik ang mga mata. Katawan iyon ni Lino. Ngunit nakatitiyak si Rosa na hindi iyon ang kanyang asawa. Dinaluhong nito ang isang pulis at kinailangan ng pulis na pagtanggol ang sarili. 30 nagpatimbuang kay Lino. Pumalahaw ng iyak si Rosa nang yakapin ang asawa. Kababalaghan, mahirap hanapan ng paliwanag. Pero naghanap si Rosa ng paliwanag. Paanong nasaniban ng ibang kaluluwa ang asawa? Nang mailibing si Lino, lumuluhang sinisilip ni Rosa ang silid ng dating pinagtrabahuhan ng asawa. Miss na niya si Lino. Pero laking gulat niya sa nakita. Naka-on ang computer ng asawa at sa wheelchair. Sa harap niyon ay unti-unting nagkakahugis ang dalawang nilikha. Ang dalawang galit na galit na kaluluwa. Sa pangyayaring iyon, natulala si Rosa sa sobrang takot. Pero daglian din itong natauhan at doon nagsimulang magsisigaw na halos mabaliw sa mga natuklasan sa tagpong iyon. Dinaluhan siya ng mga kapitbahay at di na siya iniwan hanggang mag-umaga. Iyon ang nagtulak kay Rosa na balikan at kausapin ang technician na nagbenta sa kanila ng computer. Tapatin mo ako. Saan mo binili ang computer na ibenta mo sa amin? Usig nito. Umamin ang technician. Ang computer na iyon daw ay dating pag-aari na mag-asawang biktima ng massacre sa Marikina. May hardware business daw ang mag-asawa. At isang hapon na nagsasara na ng tindahan ay pinasok na magnanakaw.
Ginagamit ang computer bilang talaan na lumalabas at pumapasok na kalakal at pera. At ang sabi, sumabog pa sa case ng CPU ang utak ng lalaki ng barilin sa ulo ng mga salary. Pagkukwento pa ng technician, doon ibinase ni Rosa ang conclusion sa kababalaghang naganap. May mga kaluluwa raw na nakayaka pa rin sa mga dati nilang pag-aari nang sila'y naririto pa sa lupa. Galit ang kaluluwa ng mga biktima. At sa sobrang galit, naghahanap ang mga ito ng karamay sa sinapit. Naging kasangkapan lang si Lino dahil napasa kamay nito ang isa sa mga dating pag-aari ng mga biktima. Sinunog ni Rosa ang computer ng asawa mula sa abo ng mga alaalay. Magsisimula siyang muli. Napahinto si Ali sa pagtatrabaho sa harap ng computer dahil sa naulinigan niya ang munting ingay. Hindi niya matiyak ang pinanggalingan nito, kaya tumayo siya at hinanap ang pinanggalingan ng naririnig niyang ingay. Para kasing may isang batang naglalaro, hindi siya sigurado basta iyon ang unang pumasok sa isip niya. Umaba siya sa kusina at inabutan niya si Manang na kumukuha ng tubig. Nagulat pa nga ito nang makita siya. Sir, gising na po pala kayo. Manang, may bata po ba kayong kasama sa bahay? I mean, kamag-anak niyo. Nagulat ang matanda at umiling. Bata po. Wala po, sir. Yung apo ko eh, nakauwi na sa probinsya noong nakaraang linggo pa. Bakit, sir? Narinig ko ho kasi naglalaro eh. Sa kapitbahay po ba? Wala po akong alam. Kasi wala naman pong anak ang mag-asawang Chino sa kalapit ng bahay natin. Kung meron mang bata sa kanila, hindi naman po natin maririnig yon. Dahil may distansya pa rin po sila sa atin. Naiiling na bumalik sa silid ang binata. Ilang minuto pa ang nakalipas ay muli siyang nakarinig ng ingay na tila batang naglalaro, at sa pakiwari niya ay batang lalaki. Muli siyang tumayo at luminga sa paligid. Binuksan din niya ang bintana at tumanaw sa madilim na kalsada. Imposible, bulong niya sa sarili. Hindi ito halos makatulog sa kakaisip. Nang sa wakas ay nakaidlip na ito sa panaginip naman siya ginimbala ng mahiwagang ingay na naririnig niya habang papalapit siya ng papat sa pinagmumulan. Ay palinaw din ng palinaw ang imahe ng batang lalaki na nakaupo at naglalaro ng mga laruan sa sahig. Dumagundong ang kaba sa dibdib niya bawat hakbang niya papalapit sa bata. Ay palakas ng palakas ang tahip ng dibdib niya. Ilang hakbang na lang ay makikita na niya ang malinaw na imahe nito nang bigla siyang nagising. Hingal na hingal ito. Ang panaginip na iyon ay nasundan pa ng ilang beses. At kahit pa gising siya ay hindi pa rin siya tinatantanan ng ingay na iyon mula sa paglalaro ng bata. All obvious na. Si Don, kaibigan at kasamahan ni Ali sa trabaho,
binisita siya nito sa bahay. Obvious ang alin, obvious na nag-iisip ka na naman ng babae. Tingnan mo nga ang sarili mo, ang laki na naibags mo, tapos ang payat mo na, kumakain ka pa ba? Sira ulo, masyado lang akong subsob sa trabaho. Talaga ba? Bakit parang ayaw mo maniwala? Dahil may nasagap akong chismis kay Manang tungkol sa laruan. Natigilan si Ali. Si Manang talaga, chismosa. Chismoso ka rin, ino? Natawa pa si Don. Natanong ko lang naman kasi si Manang, kung ilang babae na ba ang naiuwi mo rito? Nagkakaganyan ka. Kaya ayun, nabanggit ni Manang na hindi babae ang gumugulo sa isip mo, kundi isang bata. Sumeryoso ang mukha ni Ali. Hindi ko nga maintindihan doon. Bakit hindi ako pinapatahimik ng batang iyon? Hanggang sa panaginip ko. May kilala ako, albularyo. Gusto mo, samahan kita? Kahit hindi siya lubusang naniniwala sa albularyo, napapayag pa rin siya ni Don. At ito ang kanyang natuklasan. Isang batang kadugo mo. Gusto ka niya makasama sa mga nalalabi nitong oras ng kaliluwa niyang nandito sa mundo. Matatahimik lang siya kung siya ay mapupuntahan mo ng personal. Naguluhan si Ali sa sinabi ng albularyo. Sino ang tinutukoy nito? Umuwi ng probinsya si Ali at pinuntahan ang pinakahuli niyang karelasyon, si Nelia. Tinanggap ito ng dating kasintahan niya. Hindi ako pinatatahimik ng isang bata. May isang pagkakataon pa. Nakakakita ako ng mga laruan sa sahig. Gayong wala namang batang nakatira sa bahay. Nelia, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagkaanak ba tayo? Marahang tumango si Nelia. Oo, pero inilihim ko sa iyo. Dahil wala namang saysay kung sasabihin ko pa. Break na tayo nang nalaman kong nagdadalang tao ako. 2 linggo ang nakalipas mula nang mamatay siya dahil sa dengue. Ano? 4 taon, Nelia. 4 taon mo siyang itinago sa akin. Parang nauupos na kandila si Ali ng mga sandaling iyon. 4 taon na nailihim dito ang kanilang anak. Hindi man lang niya ito nakita at nakilala. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit hindi siya pinapatahimik nito. Sinamahan siya ni Nelia sa puntod ng anak nila. Sorry, Ali. Patawarin mo ako. Alam kong nasasabik ang anak natin na makasama ka. Kaya hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Pero ngayon na napuntahan mo na siya, siguro matatahimik na rin siya. Mula nang malaman ni Ali ang tungkol sa kanyang hindi nakilalang anak ay madalas na niya itong pinupuntahan. Kahit man lang sa puntod nito ay maipadama niya ang pagiging ama. Kung kailan naman hindi na siya natatakot sa pagpapakita at pagpaparamdam nito ay saka naman ito tuluyang naglaho na maski sa panaginip ay hindi na rin siya nito. Di na dalaw.
Matraffic sa baba, kaya sa stretch tayo, daraan. Anunsyo ni Kuya Jeff na driver ng kanilang service na van. Bakit daw, Kuya Jeff? Tanong ni Dek na isa sa mga pasahero ng van. Ganun pa rin dahil sa ginagawa Manila Water, kaya traffic. Sagot nito. Okay na ba tayo? Wala na bang hinihintay? Okay na po, Kuya. Go, go, go. Hudyat iyon upang umarangkada na ang van mula sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Rizal ay bibiyahe sila patungong Binongonan, kung saan halos lahat ng sakay ng van ay doon nakatira sa bayang iyon. Mga empleyado ng pamahalaang Lalawigan ng Rizal ang mga pawang sineserbisyuhan ni Kuya Jeff patungo sa trabaho at pauwi. Dahil sa mga buhol-buhol na traffic na dulot ng mga ginagawang pagkukumpuni ng pipeline ng Manila Water ay hindi sa normal na ruta sila daraan. Sa switch ito, matarik at may kahabaan ang kanilang biyahe. Pero wala naman traffic doon. Tuloy-tuloy lang. May mga madadaanan nga lamang silang rough road sa mga lugar na hindi pa tapos ang pagsisimento ng daan. Pero pwede pang pagtiyagaan kaysa nga magtiis sila sa matinding traffic na halos araw-araw nilang dinaranas sa pagbabiyahe. As usual, habang bumabiyahe ay medyo maingay pa ang loob ng van. Nangunguna sa pagkwekwento si Isa. Medyo wala itong awat kumagkwento, lalo pat ang topic ng kanilang pinag-uusapan ay sexual na mga usapin. May asawa na halos lahat ng mga nasa service ng van, kaya very open ang lahat sa pinagkwekwentuhan ng ganoong mga usapin. Kahit na nga kung minsan ay may mga nakasakay silang mga binata at dalaga. Okay lang ang ganoong mga topic, casual na nausapan sa kanila ang mga yun. Malakas ang tawanan sa loob ng van. Nagkukwento si Isa ng mga posisyon ng pagtatalik. Siyempre, kanya-kanyang pabida rin ang iba nilang mga kasamahan. Hindi nagpapahuli si April at si Melody. Ang mga kasamahan nilang kahit medyo mas may edad sa kanila ay kasali pa rin sa mga ganitong usapan. Kung minsan ay nangunguna pa nga mga ito sa pagkikwento. Mga ilang minuto pa ang kanilang biyahe ay nagsimula nang tumahimik ang loob ng van. Sa rearview mirror ay nasulyapan ni Kuya Chef na marami na sa kaniyang pasahero ang nakapikit. Natutulog na ang mga ito. Medyo nilakasan niya ang love songs sa radyo para lalong masarapan sa pag-idlip ang mga ito at mas maging komportable ang pakiramdam. Mas gusto niya yon na tahimik ang biyahe kaysa mga kwentuhan na kung minsan ay kung ano-ano ang mga pinag-uusapan. Halos puno pala kami ngayon. Isa lang ang kulang, yun nasa center seat sa bandang dulo. Saglit pa'y tanging mga love song na lamang ang marininig sa loob ng van. Kani-kanilang idlip na ang lahat ng kanyang pasahero. May ilan pang ang mga nakalagay ang mga earphone sa tainga at nakapikit habang nakikinig ng mga kantang kanilang nais. Pati si Red na nasa front seat ay naririnig na rin niyang humihirik na. Ibig sabihin ay malalim na ang tulog nito. Napangiti si Kuya Jeff. Mas gusto niya yung ganito. Nilalakbay ng van ang East Ridge. Ito yung lugar. Nakita ang golf course at casino. Sa lugar na iyon, pasyalan ito ng mayayamang mahilig sa golf at iyong nais mag-aliw o magpalipas ng oras sa pagsusugal.
Ilang saglit pa ay tinatahak na nila ang bahagi kung saan rough road na ang daan. Mataas din ang talahib. Sa lugar na ito ay mahabang porsyon ng daan ang wala pang ilaw. Kung tutuusin ay medyo delikado na dumaan dito kapag nag-iisa o kaya ay iyong mga nakamotor dahil nga sa madalim pa ang lugar. Medyo nakakatakot kumbaga, lalo pat madilim na nga ang buong paligid. Masayang pasipol-sipol si Kulchit. Nasabay sa tono ng kanta na pinapatugtog sa radio. Maya-maya pa ay napasilip siya sa rear view mirror. Huh? Idinilat niya ng mabuti ang kanyang mga mata. Kinusot-kusot iyon. May nakita siya sa loob ng van. Hindi man iyon malinaw dahil madilim nga sa bandang likod ng van. Pero sigurado siya, may nakitang babaeng nakaupo sa center seat na alam niyang bakante. Nakatungo ang babae at natatakpan ang mukha nito ng mahabang buhok. Inalis niya ang tingin sa rear mirror. Naisip niyang baka namamalikmata lamang siya. Pero ramdam niya na nagtatayuan ang mga balahibo sa kanyang katawan. Sinigira ng takot ang kanyang dibdib, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Marahan, muli niyang sinulyapan ang rear mirror. Sadyang may babaeng nakaupo sa center seat. Pero sino? Napatapak siya ng brake. At mabilis na binuksan ang ilaw sa loob ng van. Dahil sa biglang brake niya ay nagising ang kanyang mga pasahero. Bakit kaya, Jeff? Tanong ni Dick. Anong nangyari? Sabi ni April na hawak ang ulo dahil sa nauntog ito. Nauntog ako ah. Titig na titig siya sa center seat. Walang tao roon. Pero sigurado siya sa sarili na hindi siya nagkakamali. May babaeng nakaupo doon kani-kanina lamang. Bumanat si April. Kuya Joseph, may multo ba? Parang namumutla kayo. Nagtawanan ang iba pa. Pilit na nakitawa na rin siya sa mga kasamahan. Pero habang papalayo sila sa lugar na iyon, ay ramdam pa rin niya ang kaba, ang takot na muling makita ang babaeng iyon. Isa kaya itong chance passenger? Multo. Hindi na niya pinatay ang ilaw sa loob ng van. Mabuti rin ay nagising na ang kanyang mga pasahero. Nakwentuhan ulit ang mga ito. Nakahinga na siya ng malalim. Kung ano man ang nakita niya, guni-guni man o totoo, sana'y hindi na ito muling magpakita sa kanya. At matulin na umandar palayo sa lugar na iyon ang van. Titig na titig si Anne sa kandilang itim na ilang araw nang nakatirik sa tabi ng litrato. Mabagal na mabagal ang pagkakaupos ng kandilang itim na dinadasalan at inoorasyonan niya bago sindihan. Mauupos ka rin. Tulad ng kandilang yan, mauupos ka rin at mamamatay kang walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Gaya ko noong nasa poder mo pa ako. Tumayo si Anne at iniwan ang kandilang itim
nananatiling nakasindi. Samantala, sa bahay nila Jutel, namimilipit sa sakit ng tiyan ang lalaki at init na gaya ng isang nauupos na kandila. Pabaling-baling ito sa higaan ng lapitan ng ina. Anak, dadali na kita sa hospital. Ang nanay niyang si Aling Sita. Ilang beses na po ba tayong nagpabalik-balik sa hospital, inay? Wala naman hong nakikita ang mga doktor. Kung ganun ay, ipatatawag ko na lang si Kaimo. Baka sakaling siya ang makatulong sa iyo. Hindi umimik si Judel, tanda ng pagsang-ayon nito. Maya-maya pa'y dumating na si Kaimo na abutan niyang natutulog si Judel. Subalit, baka sa mukha nito ang paghihirap ng nagdaang mga oras. Sita, pagkakakita ko pa lang sa anak mo, alam ko nang kakaiba ang bumabagabag sa kanya. Maaaring isang kulam pero kailangan ko munang makatiyak. Naiiling na sabi ng albularyo. Kulam? Alamin ko pa yan. Isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi ito pangkaraniwan. Kaimo, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para sa anak ko. Handa akong magbayad kahit magkano at kahit pa malubog ako sa utang. Huwag muna nating pag-usapan ang bayad. Pagalingin muna natin ang nararamdaman ng anak mo. An, ang malamig na boses at nakakatakot na boses na yon ang gumising sa nahihimbing na babae. Ate, ang ate na tinutukoy ni Ann ay ang nag-iisa niyang kapatid na pumanaw na isang taon na ang nakalipas. Nakalutang ito at nakaharap sa kanya. Ann, mapapahama ka lang. Pagkasabi niyon ay bigla itong naglaho. Matagal na akong napahamak ate at hindi na ako mapapahamak pang muli. Tumayo sa higaan si Ann at tingnan ang nakatirik na kandila. Napangiti ito nang makita ang patuloy na pagpatak ng kandila. Matapos ang mahigit isang oras na pag-orasyon ng albularyo ay tila hapong-hapo ito napasandal sa pagkakaupo. Kaimo, bakit ho? Tanong ni Alisita. Sabi ko na nga ba, hindi ito pangkaraniwan. Ano ho ang hindi pangkaraniwan? Sigurado na ako, kinukulam ang anak mo. Pero hindi basta-basta kulam ang gumagawa sa kanya nito. Mas higit pa nagmula sa isang pamilya na may kakayahang kumausap sa multo o sa mga pumanaw na. At kapag sila naman ang pumanaw, ay may kakayahan din silang kausapin ang mga naiwan nila sa buhay. Mayroon ho bang ganun? Oo, sila ang pamilya nagmula pa sa pagsilang ay mayroon na o nakabukas na ang kanilang third eye at nagkataong mula rin sila sa pamilya na mga mangkukulam. Kaya ganoon na lamang kalakas ang kanilang pwersa. Hindi man sabihin ni Aling Sita na iisang tao lang ang naiisip niyang maaaring tinutukoy ni Kaimo na makakagawa nito. Si Ann, ang dating asawa ng kanyang anak, na alala pa niya kung paanong saktan nito si Ann, ang babaeng physical man o mental, lalo na kapag nalalasing ang kanyang anak. Nakukuha pa nitong mag-uwi ng babae sa bahay kahit pa nagsasama na sila ni Ann. Katwiran pa na lalaki, hindi raw kasi siya mabigyan ng anak ni Ann. Kaya gagawin na lang nito anumang magustuhan nito. At sa mga ganoong pagkakataon, wala nang magagawa pa ang manugang niyang si Ann kundi ang umiyak at humingi ng tulong sa kanya. Pero bilang ina ay wala rin itong magawa kundi manahimik na lamang. Umaayon kasi kay Ann ang sinasabi ni Kaimo
Madalas kasi niyang makita itong nagsasalita mag-isa. O kaya naman ay may nakikita itong hindi nila nakikita. At mula nang layasan sila ng babae, ay wala na rin siyang anumang nabalitaan tungkol dito. Maliban sa pag-uwi raw nito sa probinsya. Ka-imo, posible ho bang si Anne ang kumukulam sa anak ko? Hindi ko masyadong kilala ang sinasabi mong babae, pero kung makakaharap ko siya, sa unang tingin ko pa lang ay malalaman ko nito. Kung ganun ho, baka naman ho pwedeng sumama kayo sa akin. Puntahan natin siya sa probinsya nila. Tiningnan ni Kaimo si Judel. Ang mga balat ay tila nalulusaw na at saka siya tumango kay Alisita. Malayo-layo rin ang binagtas nila patungo sa liblib na lugar ng Chaong Quezon Province. Kailangan mong tandaan ang mga bilin ko, Sita, dahil oras na magpadalos-dalos tayo ay siguradong mamamatay ang iyong anak. Mahigpit na bilin ni Kaimo habang sakay sila ng bus. Samantalang sa likod ni Anne, pakiramdam niya ay umiinit ang kanyang katawan. Ah, anong nangyayari sa akin para akong napapasok? Tanong niya sa sarili. Niyakap ni Anne ang sarili nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang kapatid. Ate? Sinabihan na kita, Anne, pero hindi ka nakinig. Anong ibig mong sabihin, ate? Kabilin-bininin ko sa'yo na itapon mo na ang kandilang itim. Pero sa halip na itago mo, ay ginamit mo yan. Hindi kita maunawaan, ate. Hindi mo ba naaalala noong tinuturuan pa tayo ni Lola tungkol sa kaalamang itim doon sa lumang bahay? Oo. Ang sabi niya, ang kandilang itim na iyon, kapag ginamit mo laban sa taong mahal mo, tulad niya, ikaw din ay mapapahamak dahil hindi kailanman magiging bukal sa puso mo ang paghiganti sa taong nandyan pa rin sa puso mo tulad ni Judel. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, nananatili pa rin siya sa puso mo. Kaya anuman ang mangyari sa kanya ngayon ay tsakring mangyayari sa'yo. Parang kidlat na bumalik sa isip ni Anne ang alaalang sinabi ng kapatid. Ate, mamamatay din ba ako? Hindi sumagot ang ate niya. Sa halip ay malungkot ang mukha nitong naglaho. Pinuntahan ni Anne ang kandilang itim na malapit ng maupos. Dala ang frame ni Judel. Naupo siya sa rocking chair malapit sa kandila at niyakap ang larawan. Kung ganun, pareho pala tayong mamapahamak. Pero tatanggapin ko dahil mas mabuti pa yon kaysa mabuhay ako sa kalungkutan. Mas mabuti pang magsama tayo hanggang kamatayan. Painit na nang painit ang pakiramdam ni Anne. Kasabay nito ay pahigpit din ang pahigpit ang yakap niya sa frame ni Judel. Ang mga balat niya ay tulad na rin ng nauupos na kandila. Nanatili lang na nakatingin si Anne sa kandilang itim hanggang sa tuluyan itong maupos at tuluyang mamatay ang apoy. Kasabay nito ang paghugot ni Judel ng huli niyang hininga. Walang sagot. Ilang ulit silang kumatok pero nanatiling walang sagot. Paglabas nila ng pintuan ay nanlaki ang mga mata nila na tumambad sa kanila si Anne. Nakalungay-ngay ang ulo sa pagkakaupo at walang buhay na yakap ang larawan ni Judel. At ang kandilang wala na rin sindi at upos na sa patungang kalapit ni Anne. Anne! Sigaw ni Aling Sita. Tumakbo itong papalapit sa babaeng
at napaluhod. Ann, patawarin mo ako, iha. Alam kong hindi ako dapat nanahimik lang sa ginawa sa iyo ng anak ko. Patawarin mo ako. Umiiyak na sabi ni Alisita sa harap ng labi ni Ann. Sita, sa mga oras na to, sige dalay. Sambit ni Kaimo, sabay silang napatingin sa nauupos na kandila. Wala na siya. Wala na rin ang anak mo. Nakakalungkot. Sabay silang dalawa. Nakakalungkot pero wala na tayong magagawa pa. Lingid sa kanila ay nakatunghay ang kaluluwa ni Ann. Nilapitan nito si Alisita at ni Yakap. Tila naramdaman naman ni Alisita ang lamig na dampi ng hangin sa kanyang katawan. Pinapatawad na niya ako. Pinapatawad na niya ako. Halos pabulong na lang nasabi sa sarili. Bumalik na sa Maynila sina Alisita at Kaimo. Matapos iayos ang bangkay ni Ann, ang bangkay naman ni Judel ang inayos nila. Sa kabila ng pagkawala ng aking anak, hindi ko magawang magkalit sa iyo, Ann, dahil naiintindihan ko ang pinagdaanan mo. Naway kapwa, magkaroon kayo ng katahimikan sa kabilang buhay. Usal ni Alisita sa harap ng kabaong ng anak. Subalit, Judel! Sigaw ni Ann habang pinaghihiwalay sila ng malakas na pwersa ng hangin. Ann! Tulungan mo ako! Sigaw din ni Judel. Si Judel ay dinala ng hangin pabulusok sa ibaba. Habang si Ann ay tinatangay naman ng hangin ng mga kalahi niya sa ibang dimensyon. Ann, kailangan pa nating maglakbay. Meron tayong ibang dimensyon. Halika na, sumama ka na sa amin. Sambit ng ate niya. Busy si Roda sa harap ng computer sa loob ng sariling kwarto. Matagal na siyang nag-leave sa trabaho kaya humahabol siya ngayon. Napahinto siya sa paggawa ng makaamoy siya ng tila nasusunog. Tumayo siya at sinundan ang pinanggagalingan ng amoy. Manang! Manang! Tawag niya sa kasambahay na tanging kasama niya. Walang tugon. Manang! Amoy! Nasusunog! Dumiretso siya sa kusina. Manang! Nagulat ang matandang babae. Bakit ho? Anong niluluto mo? Bakit amoy nasusunog? Nasusunog pa. Lumapit si Roda at tiningnan ang niluluto ng matanda. Mukhang halos kasasalang pa lamang ng sinigang na baboy dahil hindi pa humukulo, kaya natigilan siya. Wala ho ba kayong naaamoy na nasunog? Wala po, ma'am. Bumalik si Roda sa kwarto at gulong-gulo ang isip. Ipinagpatuloy ang trabaho sa harap ng computer. Hating gabi na nang matapos siya. Kaya pagod na inilatag niya ang katawan sa kama. Sa panaginip niya ay hinahabol siya ng mga sunog na tao. Saklolo! Napabalikwa siya ng bangon. Makakalimutan ko rin sila sa opisina. Bes, bakit ba simula nang bumalik ka lagi ka na lang tulala? Hindi ka ba nakaka-move on sa nangyaring sunog sa mall? Tanong ni Becky na best friend ni Roda. Isang buwan na ang nakalipas pero sariwang sariwa pa rin sa isip ko ang lahat. Naupo si Becky sa table ni Roda. Kung sa bagay, kung sa akin nangyari yon, baka taon din ang lumipas, tulala pa rin ako. Nang biglang muling nakaamoy ng nasusunog si Roda. Yes,
Aliyon na naman. Naaamoy ko na naman. Pakicheck mo nga ang nasusunog. Napatingin ang mga ka-opisina nilang nakarinig kay Rhoda. Tumayo si Rhoda at tarantang tinutunton ang amoy. Pinigilan siya ni Becky. Bes, kalma lang. Walang nasusunog. At walang amoy nasusunog. Sa paglipas ng mga araw ay patindi ng patindi ang nararanasan ni Rhoda. Hindi na siya pinapatahimik nito. Manang! Humahangos na tumakbo si Manang sa kwarto ng dalaga. Ma'am, ano pong nangyayari sa inyo? May usok. Makapal na usok. Saan nagagaling yun? Wala pong usok, ma'am. Huminahon po kayo. Meron. Nakita ko. Pumasok nga dito sa kwarto ko. Makapal na ang usok. Umiiyak na sabi ng dalaga. Sandali lang ho, ikukuha ko ho kayo ng tubig. Alaliman ng gabi, naalimpungatan si Rhoda nang marinig ang pagbukas ng pintuan. Manang, ikaw ba yan? Walang tugon. Dahan-dahan bumangon si Rhoda. Iniapak ang mga paa sa pambahay na tsinelas. Kinakabahang tumayo at maingat na naglakad papalapit sa pintuan. Manang, wala pa ring tugon. Hinawakan ni Rhoda ang saraduhan at gulat siya pagbukas ng pintuan, walang tao. Humakbang pa siya palabas mula sa ibaba ay nakita ang grupo ng mga sunog na tao. Ah! Muli siyang napatakbo sa loob ng kwarto. Mabilis niyang inilak ang pinto. Tigilan na ninyo ako! Ang mga sunog na tao ay mabilis ring nakasunod sa kanya at kinakalampag ang pintuan. Mula sa labas ng silid ay dinig na dinig ni Rhoda ang pagdaing ng mga ito. Ang nakakatakot na pag-ungol na tila boses na nanggagaling sa ilalim ng hukay. Parang awa niyo na, tigilan niyo na ako! Umiiyak na patuloy na iniharang ni Rhoda ang sariling katawan sa pintuan upang hindi makapasok ang kinatatakutan. Manang, tulungan niyo ako! Sigaw niya. Pero sadyang mas malakas ang bursa na nasa kabilang pinto kaya humagis malapit sa kama si Rhoda sa pagbukas nito. Ah! Huwag kayong lalapit sa akin! Gumapang paakyat ng kama si Rhoda, naghahagilap na mahahawakan upang ipambato sa mga sunog na multo. Ibinato niya sa mga ito ang flower base, ang lampshade at kung ano-ano pa. Umalis na kayo, mga kampon ng diablo! Hindi nagpatinag ang mga sunog na multo at patuloy sa paglapit sa dalaga. Tumakbo si Rhoda sa bintana at binuksan nito. Iniisip niyang tumalon, pero masyadong mataas at siguradong hindi rin siya mabubuhay. Pero mas pipiliin niya ang ganoong kamatayan kesa pagtulungan ng mga sunog na multo. Tatalon na lang sana siya ng sabunutan ng isa ang buhok niya. Bitawan mo ako! Sinubukan niya itong tanggalin, pero sinakal naman siya ng isa pa. Bigyan mo ng katarungan ang pagkamatay namin. Bigyan mo ng katarungan ang pagkamatay namin. Magsasalita na ako. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ng multo hanggang sa mawala ang mga ito upang tuluyang makalaya sa dinaranas na pagmumulto sa kanya ng mga sunog na tao ay napilitang magsalita si Rhoda bilang testigo. Sa harap ng mga pulis, nandoon ako sa mall ng mga araw na yon para sa isang client meeting. Doon kasi nagtatrabaho yung prospect client ko habang hinihintay ko siya sa isang restaurant doon. Nakarinig ako ng pagsabog, nagkakagulo ang mga tao at nadaanan ko sa isang pasilyo ang dati kong kaklase, si Rael. Nakahandusay at duguan. Sabi niya, binaril daw siya ng gwardiya kasi nahuli siya. Nataranta ako, gusto ko siyang tulungan. Pero sabi niya, ang maitutulong ko na lang sa kanya ay ang sabihin ko sino ang may pakana ng pagsabog. Ang boss ko, si Mr. Guevara. Binayaran daw siya nito ng malaki para taniman ng bomba ang mall.
Kalaban kasi ng boss ko sa negosyo ang may-ari ng mall. Alam ko, marami pa siyang gustong sabihin pero wala na siyang oras para magpaliwanag pa. Kaya ibinigay na lang niya sa akin ang isang cellphone kung saan nakarecord ang mga ebidensya. Hindi makapaniwala ang mga pulis at ang mga nakatutok sa media. Sa halip na sundin ang sinabi niya, itinago ko ang cellphone. Natatakot ako. Ayokong malagay sa sitwasyong hindi ko kayang harapin. Natatakot akong mawala ng trabaho. Natatakot akong banggain ang pader na alam kong mahirap tibagin. Pero mas natatakot ako ngayon sa dinaranas ko. Hindi ako pinapatahimik ng mga kaluluwa nang nasunog sa mall. Araw-araw, gabi-gabi. Kaya nandito ako ngayon para ibigay sa inyo ang cellphone para maibigay ko rin ang katarungan na hinihingi sa akin at matahimik na kami pare-pareho. Matapos ang pagtatapat na iyon, paglabas ni Rhoda ng presinto ay nakita niya ang mga sunog na multo sa di kalayuan. Tahimik lang ang mga ito na nakamasid sa kanya. Tila nais magpasalamat kaya umaasa siyang hindi na siya guguluhin ng mga ito.